sensitive ka, medyo matatakotin, huwag muna pong ipagpatuloy. Ano po yung madalas na nakikita? Bata. Matanda. Yung matanda po, mga ilan sila? Ay, marami. Minsan, dila. Ano po? Yung dila. Anong dila? Yung dila. Lumalabas yung dila? Oo. Oh my gosh. Ay, sumasanib. Oo. Mga kamaster, isa itong morgue. Pagpasok mo sa may hospital. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong sumama. Ay, nako. Win? Ay. Si Kuya, ano yung nagawang Kuya? Nagdadasal? Oo, malamig. Malamig eh. Master, tatayuan yung balahibo ko, hindi ko alam. Master, may nakita raw po siya. Diyan. Ano po, babae? Ano ba, kumumunji. Sa baka na yan. Kita nyo? Kaya ano yan? Hindi ko rin alam. Ala, first time ko. Ay, nangalabot na ako. Ay, bata pa. Pero, Pero bata. Bata, kamaster. Hindi kita ng camera pero nakikita ko siya. O yung dito kinikremate po. Yung mga patay niya. Eh, ba't nandito? Ba't nakarating po dito? Ay, po. Ay, po, mas. Ba't pag nandun ka sa loob, ang sakit ng ulo. Pero pag lumalabas ka po, marami. Malikobhan. Aray, yung ansin-ansin namin. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Ang mapapanood mo ay ang aking kauna-unahang experience na makakita ng ligaw na espiritu sa loob mismo ng isa sa pinakakinakatakutan na abandonadong hospital sa Pampanga. Ito ang pinakanakakatakot kong adventure sa buong buhay ko at nais kong ibahagi sa inyo ang 30 minutes mahigit na story na ito na pawang katotohanan at kayo ang magiging saksi sa lahat. Bawal po ang sensitibo at matatakotin. Maaaring makaramdam ka ng sakit sa iyong ulo, pero pinapayuhan kong manalangin muna ng taintim sa puso bago ito panoodin. Hinihikayat ko din ang lahat na panoodin hanggang katapusan ang video upang mas makita mo ang exciting scenes na di mo pa napapanood sa iba. So finally mga kamaster, nandito na tayo sa isa sa kinatatakutang ospital o isa sa pinaka nakakakilabot na ospital or abandonadong hospital sa Pilipinas. Isa rin itong makasaysayan na lugar na first ever na mapupuntahan natin ngayon kamaster. At susubukan po nating magpaabot ng dilim. Kaso ang problema po, wala tayong dalang kahit anong flashlight or umpisa pa lang. Nasa labas pa lang nagtatayo ang balahibo ko. Oh my goodness. So, mga kamaster, isa ito sa best adventure na mangyayari sa akin dahil nakikita nyo naman po, ako lang, wala po kong kasama. Yan. Pinili ko po talagang mag-isa na pumunta sa mga nakakapangilabot na lugar or meron silang mga sinasabing mga kakaibang experience. So, yan, naabutan po tayo ng ulan. Medyo umuulan na po. Kailangan nating sumikip. So, makipag-ugnayan muna tayo dito sa tao or sa mga nagbabantay ng ospital na ito upang magbigay galang naman sa kanila, mga kamaster. So, eto na. Oh my gosh. Nasa labas pa lang ako. Kausapin muna natin sila dito. Thank you.
Hi ka Master! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong Master Gala or Master Gala na palagi pong gumagalang mag-isa sa mga sementeryo, sa mga nakakatakot pong lugar. At saka syempre sa mga makasaysayang lugar na rin po maidagdag na natin. At meron din naman pong mga ilan-ilan na magagandang lugar din. Pero most of all, nagpo-focus po tayo sa mga nakakatakot. Dahil po yun yung ating content. Warning po kung medyo mahina ang iyong sensitive ka, medyo matatakotin, huwag muna pong ipagpatuloy. A few moments later. Huwag yun na pong ipagpatuloy yung panonood. So samahan niyo po ako na ikutin ang Clark Hospital nito hanggang third floor dahil tinatayang napakatagal na po ng hospital na to. Alamin natin ang mga base po sa mga request ng ating mga subscribers, ito na po, pinuntahan na po natin ang Clark Abandoned Hospital. Kung bago ka lang sa channel na to, i-click mo na pong subscribe, like, tsaka po yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Baka mga gat. Gandang araw po. Sino po yung pwedeng pagpaalaman nagbabantay dito? Wala. Wala po nagbabantay? Hindi, hindi naman po magtatagal. Saglit lang po. Kasi isa po kayong Aita, Nay. Aita, saan po kayo nakatira? Dito po si Ara Marcos. Dito mismo lang kayo. Opo. So wala pong naka-assign na guard na nagbabantay dyan? Wala. Mayroon po si Ara kaso umiikot. Umiikot lang? Opo. Oo. Umiikot po si Ara. Hindi, ang sa akin po, kahit na po ako na lang po sa loob mag-isa, wala naman po problema. Ang ano ko lang po is yung daanan, papasok. Baka naman po kahit ayun sa... Ayun po, pero binigyan ng harang. Hindi, ako lang naman po kasing mag-isa, kaya... Uy, sir. Okay. Maraming gusto pumasok. Ilan taon na po kayo? 46. So kayo po yung pure Aita? Opo, pure Aita po. Wow. And then nakarating na po kayo ng Manila? Hindi pa po? Nakarating na po ako sa Batangas, Tagaytay. Naikot nyo na? O, kasi nagtitinda kami ng mga plauta. Alam mo po yung vlogger ng yung Aita? Oo. Si Mariano. Opo. Pamangkin ko po yun. Yung si ano, yung Aita na nagbablog. Pamangkin ko po yan, sir. Mabait naman niya, pinayuhan tayo ka master. Shout out. Anong name mo po, Nay? Ano po yung name nyo? Tanglaw. Tanglaw? Opo. So ito po, ano po yung nakakapangilabot yung na-experience dito sa... Mayroon. Sa hospital na ito. Mayroon. Ano po yung madalas yung nakikita? Bata. Bata? Ilan po? Tatlo. Tsaka matanda. Yung matanda po, mga ilan sila? Marami. Minsan dila. Ano po? Yung dila. Anong dila? Yung dila. Lumalabas yung dila? Oo. Oh my gosh. Hanggang third floor po ito, no? Pwede nyo po ba akong samahan dun sa may parang ano, yung dating ano tawag po doon? Ano po siya? Yung may aso? May security dito. Ayun ang aso. Hintayin natin na kaya. Kuya! Oh my gosh. Nakatali po yung aso? Hindi. Nakatali tayo. Yan, mayroon nangangagat yan. Naghahabol dito. Anong hahabol po yan? Oo. Nasaan yung security yung kasama niya? Kami po, Papa. Ano po bang bakit po siya kailangan bantayan? May mawawala pa po ba dyan? Hindi. Kasi mayroon daw baka mahulog. Ano? Tumatambay. Maraming morgue, matataas. Ayun o. Ayun o. Ayun yung, speaking of morgue po. Ayun o. Mahulog ka. Opo, opo. Hindi po ba nakatali yung aso na yan? Yan na. May morgue dito ka, master. Ano yan yung ano ka ng patay? Oo, ano ng patay. Ako po, ibang naamoy. Parang iba yung amoy. Ano ng patay yan? Teka. Huwag kang magsisilip, baka ano ka ganyan. Hindi, okay lang po.
Ano po yung paniniwala niyo ng mga Aita? Ay, meron. Ayan ka, master. Ay, hindi. Hindi ko naman ito ipapasok. Ayan, mayroon pa yung kamalalim yan. Ah, may mas palalim pa ito? Malalim. Mga kamaster, isa itong morgue. Pagpasok mo sa may ospital. Tapos ang nakakapangilabot dito is something talaga may kakaibang amoy. Kagaya po nung naaamoy ko sa mga cemetery. Cemetery. Master, tatayuan yung balahibo ko. Hindi ko alam. Yan. Tatayuan, no? Kamaster. Talagang ayun po ba yung sinasa... experience nila dito pag nandito, talagang tumatayo ang balahibo nila. Tumatayo. Kayo po, nakakaramdam kayo ngayon? Oo, malamig. Malamig eh. Hmm. Ako, kinausapan ko lang yan. Kinakausap niyo po sila? Anong sinasabi niyo po sa sabi kanila? Sabi ko, huwag kayo ka kung ano, dahil hindi kami gumalaw sa inyo, hindi kami pumatay sa wala inyo. Wala kaming laban sa inyo. Wala kaming kasalanan, sana ingatan niyo kami. Mm-mm. Ay, sumasanib. Oo, kung type ka, kung gorsinada ka, sasanib sa'yo. Hindi, kung mahina naman po talaga yung ano mo eh. Ulog tayo. Ay, ano ka? Makita nyo po? Nakikita ko na. Makita nyo? Sa simula pa lang ng aming paglalakad papasok, ay nakaramdam na agad ako ng kakaiba. At lalo na, nung nakakita na si Nanay Purita ng isang babae daw na naglalakad na agad papasok sa loob ng ospital na ito. Nasaan? Huwag na kayong... Huwag kayong mag-ano... Huwag kayong... Sumama! Ay, nako! Ayun ang butas. Ayun aso, hindi mapakali. Oh. Ayun ang butas. Ayun ang butas. Asan po butas? Ayun o. Ay, ito. Yung malalim. Sige po, dito tayo sa bandang maliwanag. Ay, dito, ano pong salita yon? Salitang Aita. Salitang Aita? Tapos, pangontra po yon. Ano sasabihin ko po? Huwag kayong ano sa amin. Hindi, ano po yung salita nyo? Pwede ko po bang sabihin din? Salitang Aita? Opo. Sabi mo, hi! Ay, budas. Ano po? Hi, sabi mo. Hi. Huwag, alwa ko manganchi. Alwa ko manganchi. Alwa ko manganchi. Alwa ko manggalaw. Alwa kong manggalaw. Huwag mo akong gagalawin. Mm-hmm. Parang ganun. Oh my gosh. Parang himig ka huwag. Alwa ko mag- alwa ko, ano po? Alwa ko manchi? Oh, alwa ko manganchi. Huwag kayong mang, ano sa amin. Alwa ko manganchi. Mm-hmm. Ano po ba ito gagawin? Mm-hmm. Ay, si Kuya. Ano ginagawa ni Kuya? Nagdadasal. Ngayon, umuulan ka, master. Oh. Naabutan tayo ng ulan. Para sa akin, blessings itong ulan. Kayo po ba mga Aita? Naniniwala po kayo na ang ulan, blessing. Naniniwala kami. Na blessing ang ulan. Mm-hmm. So, naniniwala po kayo pagpunta ko dito, blessing po talaga. Blessing sa iyo yan. Blessing po sa atin. Gano'n na po katagal itong ospital na po? Ay, matagal ito. Wala pa kami ospital na ito. Mm-mm. Itinayo ang ospital na ito noong 1960 ng United States Air Force or USAF. Naisip nila na gawin itong Regional Military Medical Facility sa Pilipinas. Ang 200-bed na ospital na ito ay dating lugar kung saan dinala ang mga nasawi sa digmaan sa Vietnam para pangalagaang medical. Ginamit ang Clark Air Base Hospital noong World War II at Vietnam War. Ito ngayon ay abandonado sa loob ng Clark Freeport Zone. Dahil sa dami ng mga sundalong namatay sa ospital na ito, naniniwala ang mga lokal na ito ay minumulto. Inyong dalaga ako dito na ako nagtrabaho. Ano pong trabaho nyo rito ng dalaga? Ano, nagmap-map. Ah, nagmamap? Yung, pero buo pa to dati? Oo, 1991 lang dito lang nasira. Pumutok yung vulkan bago pa nasira. Ah, yung pumutok yung vulkan, saka lang sa tuluyan ng sinara. Mm-hmm. Mm-hmm. So, akit po tayo saglit na yun sa maganda taas. Maganda ito. Tara po makita natin yung view. Akit po tayo sa taas. Pamasan, hindi ko maiwasan. Pag pumapasok ka sa loob, sumasakit yung ulo mo. Pero pag lumalabas ka naman, gusto ko pong makita yung ano dun eh, yung parang mga sulat-sulat.
Master, may nakita raw po siya. Diyan mo. Ano po, babae? Pumunta na doon. Babae po? Ah, may pababa po ito. Oo, nandiyan o. Pwede ko ba kayong babaan saglit? Titignan ko lang. Titignan ko lang saglit. Oh my gosh. Dali mo ito. Baka meron pumunta dito. Mawala ito. Ah. Relax lang ito. Huwag ka kayo matakot. Ano ba ako panganchi? Wala ko mong manganchi. Sa baka na yan. Yung may morgue po, yung sinasabi nila, ang lalim pala ka, Master. Ito yung pinakaiba pang bahagi. Buti ka. Yung may mga paniki, ito ba yun? Wala ko. Manggalaw. Wala ko, manganchi. Ay, ano po yun? Ano nakatayo? Ano po yun? Kita nyo? Ayan, ano yan? Hindi ko rin alam. Ala, first time ko. Ay, nangangalabot na ako. Eh, bata pa. Bata. Bata, kamaster. Hindi kita ng camera pero nakikita ko siya. Oh my gosh. Nandiyan yung bata. Sa pagkakataong ito ay dalawa lang kami ni Nanay Purita pero merong isang sumingit na bumulong at sumabay pa. Pakinggan niyo ulit. Eh, bata pa. Merong bata. Bata pa yan? Nilibing. Nilibing na bata? Uh-uh. Bakit? Meron nasa sinulog. Eh ano, kasama mo na lang. Kasama ko po si kuya mo na. Eh wag na po, ayoko na po dyan. Dito na. Dito na lang tayo. So, parang puputok yung ulo ko kung sila sa sakit. Sumasakit talaga siya. Habang tumatagal ay lalong bumibigat ang tensyon ko sa lugar na ito. At lalo na nung nakita ko ang bata mismo na animoy para siyang blurred na nakatayo sa gilid. Hoy! Nako! Sakit ng ulo. Ba't pag nandun ka sa loob, ang sakit ng ulo? Pero pag lumalabas ka po, marami. Ayun ang ulan ka, Master. Ang lakas, oh. Ang laki pala nitong hospital na to. Hey! Tapos may malaking puno rito ka, Master. Tignan nyo. Sa may loob ng ano, hospital na to. Ayan, oh, may malaking puno. Tinubuan na. Ang ulan. Narinig nyo po yung ulan. Ayon sa mga sabi-sabi, sa tuwing umuulan daw or umaambon, naglalabasan ang mga espiritong ligaw sa isang lugar na inabando o nakakapangilabot na lugar na pwede nilang pagtipunan o pwede nilang pag-ipunan. Pinakabon! Ah, hindi ako pwedeng pumunta rito mag-isa. Kasi? Kasi meron. Pwede kang saniban, ganun. May ano rin ako kadiri. Sakit ng ulo ko ka, Master. Ano po? May ano rin ako. May third eye. Nakikita mo sila. So nakita niyo rin po yung batang nakita ko kanina. Master, first ever ko po nakakita. Hindi ko po maaninag eh. Ganun po pala pag nakakakita ka ng isang bata na ang taas po niya ay mga 3 feet po. Hindi po siya gumagalaw. Tapos medyo blurred po siya. Ngayon ko lang, first time ko po nakakita. Nasubukan ko pa sarili ko na kaya ko pala ngayon. Kumbaga, buti sinamahan tayo ni Nanay Purita upang pa siya lang pa ang nalalabing dalawang floor dito sa taas. At pagkatapos po niyon ay uuwi na po tayo dahil baka mahirapan tayong sumakay pa uwi dahil it's already magsi-6 na po ng gabi, mga kamaster. Galing pa po kasi ako ng Bulacan. Mali ko, buhon! Aray, ang chin na bin. Ala ko, kilako ka na. Ano pa ibig sabihin sa Tagalog? Huwag kang sasama. Huwag kang sumama sa kanya. Ginagawa ito ng mga Aita sa tuwing nakakakita sila at nakakaramdam ng mga espiritong ligaw sa kanilang paligid. At tignan ninyo ang nakita niya sa akin.
Yan ako, kasi nagpasyal lang dito. Gusto na lang kayo ng yano. Pagpasan yung balahibo ko. So mga kamaster, kape muna tayo. Relax, relax lang. Hoy! Alakaw! Nakikita nyo po ba sila talaga ngayon? Marami. Mga ano po, babae, lalaki? Babae, tsaka bata? Oh my gosh. Che! Takot ako. Saka lagi mataba, Amerikano. Ah, may Amerikano? Mga kamasi, meron daw siya nakikitang Amerikanong mataba na lalaki. Buti na lang kamaster, may kasama tayo. Hindi kasi talaga pwedeng, kung gustuhin ko man, hindi talaga pwedeng mag-isa ka dito sa abandoned hospital ng Clark kasi ayaw pumayag din nila dahil nga baka may masama mangyari sa'yo. Kaya pinagpaalam lang talaga. So tara na po, doon tayo sa taas. Tara po. Hirap nga talaga mag-isa. So pagpasensya na yung ilaw ng cellphone ko kamaster kasi hindi tayo prepare eh. Saan po tayo dadaan? Dito ulit. Akit na tayo pataas. Huwag niyo pong isipin na sasama sila sa atin. Tara po na eh. Saglit lang po tayo. Ito yung second floor. Hiningal ako. Or yung ikalawang bahagi. Ikalawang palapag ka master. Dito. Ito na yung pinakaitaas. Wala na po. Parang nasunog. Hindi po ba ito nasunog? Nasunog. Ayun na. Yung mga palat. Umuulan pa rin. Ang hirap pala itong akyatin. Nakakahingal. Kakaibang pakiramdam yung nararamdaman ko kama sir. Pag nandun ako, ok, hindi, iba talaga. Pero pag lumalabas ka, nakakahinga ka na maayos. Binandalisim na lang talaga dito ang lugar, kamaster. Tara na po dun sa taas. Buti na taon pong walang mga taong bumabisita, ano? Oo, teka lang po. Happy ko ba to? Oo. Eh, ba't nandito? Ayaw ka yun. Ba't nakarating po dito? Ayaw po. Ay, pungi, mas. Ano? Ba't nandito yung kape? So, saan po tayo? Ala, parang nakakaligaw nga. Saan tayo punta? Sa second, third floor po. Nakalimutan niyo po? Oo, dito yata. Maganda sana dito pumunta ng gabi eh. Oo, yung dito kinikremate. Mga kamaster, ito po, nandito tayo sa bandang second floor. Ito po yung dito kinikremate po, yung mga patay nung araw. Yan.
sinusunog siya. Tapos, napakalalim po niyan, no? Delikado po sa ilalim talaga na. Bakit nakaangat siya? Huwag akong pupunta rito mag-isa. Mamaya akong kwento sa'yo. Pag tapos pag nakababa tayo. Oo, sige mamaya. Po, sige. Kwento sa'yo na. So, akit na po tayo dun sa pinakam. Parang may ibon. Ano yung paniki? Paniki. Yun mo. Ayun oh. Paniki po ba yun? Saan po tayo akit sa taas? Yung daanan, ito. Ayan. So, ito tayo sa taas kong step. Ingat po. Eh, mamaya, mababa ka. Dito, huwag kang kabaros-baros, no? Dito, no? Oho. Baka mamulog tayo. Opo, opo. Dito na tayo sa third floor, Kamaster. Third na po ba ito, fourth? Third, no? Walang masyado dito. So, mapapansin natin, Kamaster, na medyo maaliwalas dito sa third floor. Dahil may konting liwanag pa. Ang daming paniki. So tara na po sa third floor. Sa fourth floor. So inaakit na po natin agad ang fourth floor. Opo. So sa mga vlogger po na gustong pumunta rito, palagi nyo pong titignan ninyo yung mga paa. Dahil ayan o, napakadelikado po. Kaya po isa rin po sa pinagbawalan dito na pupuntahan. Dahil saan na po dito? Alin? Dito. Ito, natatanda. Papakita ko nyo. So, paakita po tayo sa fourth floor, Kamaster. Ayan. Ito na po yung last, di ba? So, hanggang up. Sa taas. Ayun, oh. Yun. Dito pa. Ayun. Ah, meron pa. Ayun. Pansin natin, halos pare-parehas lang din sila. Ah, maraming tumatambay dito talaga. Tignan mo ka, Master, itong ginawa, oh. Parang nababoy na itong ano. Hindi yung sinasabi mo. Nababoy itong ano, pinagsusulat-sulatan. Hindi. Nababoy ito. Hmm? Sakit ng ulo ko talaga kang master. Gawin natin yung shots. So ito na po yung pinaka-last, ang fourth floor ka master. Ay, ito yung sinasabing may tali. Ay, may nagbigti dito? Oh my gosh! Ay! Ay, dalawa sila sabay! Hindi, okay lang, diretso lang. Yan naman! Ay, bisa! Hindi, sige. Baka po. Ano ay gumawa no? Diyos ko, manapok ko. Hala! Kung sinabi mo. Hala! Hindi po, akin na po. Hawakan ko din kayo. Pupunta natin yung morgue. Ano, hospital. Tal. Pupuntahan natin yung morgue ka, Master.
Halitang Marta. Bago kasi kayo dumating, parang may nambata sa akin. Na-video. Ngayon lang, sir. Oh, ngayon. Meron ako nakita dun sa butas. Naka-video kasi. Ang pinakalabas ng morgue. Nakakaramdam na naman ako ng sakit ng ulo, kamas. Magsushooting ngayon si Robin Padilla. Gamit itong mga parang bato na ito. Master, ano yun? Yun. Dito dinadala yung mga namatay. Master. Ano po ito? Ano po yan? Yun lang, yan dito po po yung kanong. Saan po yung patungan ng patay pinapatong? Dito po, sir. Mag-alagay. Ano to? Dito mismo ipinapatong yung mga patay. Oh, may ma- oh my gosh. Di, may gan-